Hi guys, it's me again. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, I'm Will Benza and this is Will Benza Realty TV. Guys, marami pong salamat sa aking dumadaming subscribers and viewers ng aking vlog. Kayo pong inspiration ko. Ako palagi gumagawa ng mga videos tulad nito. Ang topic po natin ngayon is how much do you need to start investing in real estate? Diba sa panahon ngayon, kailangan natin ng other source of income. So ito ang magandang other source of income, investing into real estate para pag na-turnover yung condominium mo, pwede mong iparent, no? It's another way on how to grow your money, no? So wag po kayong aalis, meron akong prepared ditong chart. Be-breakdown natin kung paano ka makakisimula, how much capital na kailangan mo, how much money you need to put in to start in investing in real estate. So guys, please don't forget to subscribe to my channel. And by the way, binabati ko nga pala si Sir Luis de Maculana ng Canada. Ayan sir, binati na kita. Ingat kayo dyan palagi sa Canada. So, kayong alas guys, pag-usapan natin to real quick. Hi guys, welcome back. So, nag-prepare ako ng chart dito para malaman natin ano ba yung mga paano mo hati and yung salary mo para makapag-start ka ng investment sa real estate. Or any kind of investment, pwedeng stocks, pwedeng mutual funds. Okay. So, ang magiging example natin dito is yung 60,000 net income ng isang regular employee or a businessman or a blogger or sideline or combined income. Pwede magkasawa kayo na meron kayong 60,000 in combined income or pwede kang OFW na may 60,000 na net income, no, na merong 2 to 3 years contract. So base lang natin to, it's the lowest na for me para makapag-start ka. Pero kung sumasahod ka ng more than 60,000, so dapat alam mo na rin yung computation. Okay. So, for me, para makapag-start ka, hinati ko sa apat yung pie. Meron kang 50% para sa needs, meron kang 10% para sa wants, meron kang 20% para sa savings, and 20% para sa investments. Kailangan natin alamin ngayon ano ba yung mga needs natin, no? So, sa 50%, papasok yung mga needs mo. So, 50% of your salary, so it's 30,000. Okay, so yung 30,000 na yan, magpupunta yan lahat sa housing mo, or rent sa bahay, sa food, no, sa utilities mo. Kung meron kang existing loan, no, meron kang personal loan, pwede nga punta dyan. Schooling ng anak mo, kung may nag-aaral na anak, or kung OFW ka, padala sa pamilya. So dyan na pupunta yung almost kalahati ng salary mo. Okay, so ngayon, after nung wants, after ng needs, pupunta tayo sa wants. 10%, medyo maliit lang yung nilagay ko para sa wants. Baka maraming mag-react dyan. Ang liit naman para sa wants, 10% lang. So, wala tayong magagawa. Para makapag-start kayo ng investment, dilitaan natin yung wants. Sa wants mo, pupunta is only 6,000, 6K. Ano ba yung mga wants? Yun yung mga shopping, no? Like, bilhin ka ng bagong bag, shoes, no? Dine out, mahilig kang kumain sa labas. Movie, coffee, milk tea, no? Mahilig kang mag-milk tea. Marami dyan ngayon, ang hilig mag-milk tea. Okay, so, nilita natin yung wants para, yung portion ng wants para yung iba mapunta sa saving and investment, no? Natanda ko nga guys, ako nung medyo bata pa. Almost siguro, kalahati ng salary ko napupunta sa wants. Kaya talagang wala akong naipon, no? So ganun talaga siguro pag age mo mga 21 to 25, malayo pa lang yung swelduhan, iniisip mo na kung saan mo dadalhin yung sahod mo. Bili ka ng bagong sapatos, no? Nag-iisip ka ng pupuntahan mo, travel goals, punta ka ng Boracay, no? Ganyan. Lahat naman siguro tayo dumadaan sa ganun. Pero pag tumanda ka na, umabot ka ng mga 26 to 27, mag-iisip ka na mag-invest, no? Kasi for the last 5 years, parang nasayang lahat ng mga sinahod mo. So at age of 26, 27, doon na papasok yung gusto mo ng mag-save and invest. So pagdating mo ng age na ganun, lakihin mo na yung ano mo. Yung savings and yung investment, liitan natin yung wants. Kasi guys,
for sure naman, dahil mo ng mga bags and sapatos, so di mo na kailangan bumili ng bago. Okay? Next natin is yung savings. How much is savings? 10-20%. 20% of 60,000 is 12,000. So ano ba yung mga savings? Yan yung emergency funds. To emergency funds, hospitalization, or in case na walang ka ng trabaho, na-layoff ka sa trabaho, so dapat meron kang savings. Para in case dumating yung mga ganung scenario, ready ka. Okay, so 12,000 per month, so malaki-laki din yan. Sa isang taon, meron kang mga kulang-kulang 150,000 na savings. So yung savings na yan, nasan ba yan? Nasa banko lang yan. Para anytime na pag nangailangan ka, madali mong hugutin or madali mong withdraw. Okay? Pero, ngayon, kaya nga, ihiwalay natin yung savings sa investment. Kasi, pag ginawa mo, yung 40%, puro nilagay mo lang sa savings, nilagay mo lang lahat sa banko, talo yung pera mo kasi, guys, hindi kumikita ang pera mo sa banko. Okay? Ang kumikita lang sa'yo, banko. Talong-talo ka ng inflation kapag ang pera mo ay nasa banko. Yan po yung tatandaan nyo po palagi. Okay? So, paano gagawin mo para kumita yung pera mo? Ilalagay mo sa investment. Okay? Which is 20% lang nilagay natin dito. Very conservative pa nga yung nilagay ko dito. 20% ng salary mo napupunta sa investment. So, magkano? 12,000 per month. So, ano ba yung mga pwede kong ilagay na investment? Ngayon, yan yung tanong. Saan ko ilalagay yung 12,000 ko sa investment? Yan yung very critical. Ano ba papasukin ko? So, bigyan ko kayo ng mga options. Pwede mong ilagay yung investment mo sa mutual fund or sa stocks. Pero kung di mo alam kung paano mo ilalagay dito, medyo mahihirapan ka. Kaya sa akin, ang advice ko, which is nandun ako sa ganung field, yung 12K mo, pwede mong ilagay sa real estate. Yan. Na almost 10 years ko nang ginagawa. Real estate, real estate, real estate. Diyan ko lahat nilalagay ng aking investment. No? Meron ako. Siyempre, hinahati ko rin 50% sa mga needs ko yan, sa mga gastusin ko everyday, sa mga loans ko, yan ko nilalagay. No? 20% savings ko, extra money pag may emergency. Ngayon, yung wants ko na 10% na ito, shopping, dine out, movie, coffee, tinanggal ko na yan. Siniro ko na yan. Kasi ang nangyayari, yung kita ko sa investment, kasi napaparenta ko na yung condominium eh, no? So, yung kita ko sa investment from the previous property na nabili ko na pinaparenta ko ngayon, in-invest ko na. So, ang ginawa ko na lang, ganyan ang ginawa ko. 50, 30, 20. Yung kita ko from the investment, yun ang pinambibili ko ng mga wants ko. Yun yung mga pinang-travel ko. So, pag-usapan natin ulit ngayon yan, yung dun sa investment.